masayang araw po. Andito po tayo sa ating Consolidated Pen at nakaset up na po itong ating panghuli ng mga biik. Nakapaglagay na po ng feed si Mariano sa loob. Kaya ayan po, busy-busy ng nangangain ang karamihan. Yun po, hindi pa sanay dahil dati diretso lang po doon makakapasok na siya. Kaya po iiwanan natin ng ilang araw yan bago tayo manghuli. Para po minsan na lang ang pagkukulong, lahat po sila. At nakikita niyo po, may mga stragglers pa tayo dito sa labas. Lahat po yan, matututo na dito ang pasukan ng ating kulungan. So, masasanay po na dito sila papasok at makakakain sila sa loob. Matatalino po ang mga baboy. Makukondisyon po nila ang isip nila kung saan sila pupunta para po makakain. Sa ngayon po, hindi sila makapasok sa kanilang dating dinadaanan. Kaya gagawa po ng paraan yan, hahanapin po nila ang kanilang madadaanan. Hindi po masyadong napunta lang sa side na to. Gawa po ng nandito ko at medyo takot sa tao. So, gagawin po ako rito sa gilid para po mas libre silang makapunta dun sa lugar na may pasukan. So, ayan po ang ating mga biik na kailangan ng maiwalay. Mga tatlo, apat na araw po namin hahayaang ganyan yan. At next week, pakikita ko po sa inyo yung aming panghuhuli. Puntahan po natin, pakikita ko naman sa inyo yung pong paglalagyan natin sa ating mga biik pagkawalay. Ito po ang kulungan na paglalagyan natin ng iwawalay nating mga biik. So dito po ang kanilang pakainan. Doon po sa likod na sa ilalim ng akasya natin ilalagay ang kanilang mga palanggana o batsa para po sa kanilang painuman. Yan po buong likod na yan ang kanilang magiging galaan. Kaya yan po, inihahanda na po ni Mariano itong pakainan. Lilinisan po uli ng maayos para po pag ginamit natin ay malinis na ang ating kulungan. So po, tuloy naman ang pagkakalas nitong ating lumang building number 2. Nakalas na po ang yero. Yung kahoy naman po unti-unting kakalasin para maibaba na natin. Luluwag po ang lugar nito. Ito pong ilalim ay ilalagyan natin ng screen. May mga sobra po tayong screen na pang gawa sana ng kulungan ng rabbit. So ang ilalim po ay screen. Pagkatapos po, ang itaas niya ay range net. Yung pong ating mga bibi, dito natin ililipat. Para po yung kulungan natin doon, malinis at madisinfect na rin po namin yon, gagawin pa po natin isang breeding pen. So magtatatlo po ang ating breeding pen. Ito po ang pangalawa na si Mr. Bobby, ang ating board dito. Yan po, tulad nung naipaliwanag ko, i-expand po natin ng kaunti ito para po maging dalawang kulong itong ating likod na area ito at palitan po sila sa paglalagyan natin para po napapahinga ang ating lupa. So 25 po ang dumalagang isasama natin dito kay Bobby at palitan po nilang titirhan ang dalawang kulungan na ito para po nga makaiwas tayo sa sakit. Tapos po yung ating pen ngayon, luluwagan lang po namin yon papunta doon sa rabbit at siya po nating
magiging expansion area yon. So magpapahinga rin po ang lupa ng area yon. Ito po yung anim na napili na kahapon na mga gagawin nating dumalaga. Hindi po ako makakapasok sa loob at wala akong pamalit na tsinelas. May mga naglalandi na po sa mga ito, pero tulad nga po ng nababanggit ko parati, hintayin po nating mag-mature ang katawan. Pag 7 to 8 months po, at saka natin pakastahan sa unang kasta ang ating mga alaga. Kaya dito na po namin sila ilinagay para po pag ready ng tumawid, at tulad ng ginawa natin noon, bubuksan lang po itong bako dito, lalagyan natin ng pangharang, bubuksan rin lang po yung bako dito sa kabila, at diretso na po silang makakalipat dito sa ating magiging second pen, kasama po si Bobby. So, anim po yon, apat na itong nanditong kasama ni Bobby, at by March po, itawid natin yung sampu pa na nandoon po sa ating dating B-Boys Paradise. Magdadalwan po na po ang ating mga dumalagang kasama dito ni Bobby by March. Actually, baka po maging 25 na yan, kasi susunod pong manghuli ng pangdala kay ka-farmer, malamang po ay pipili uli kami ng mga babae doon sa ating galaan para po mapagsama-sama na natin sila. So yan po ang ating plano ng expansion ng ating breeding program. Past 9 a.m. na po, tuyo na ang damo, kaya binuksan na ang gate para po lumabas na ang ating mga alagang kambing. So, ayan po ang mga ating alaga. May inuubo. Inuubo ba yung kasama mo o hinihiga? Ayan po sila. Palalabasin na. Yan po yung dalawang mama goats. Nursing. Ang pinakamalaking kambing, yung pula, pinakamalaki na rin ang dede niya. Siguro po, in a week's time naman, anak na yan. So, wala pa pong ibang dagdag na umanak. Maliban po sa dalawang yon na nakastahan po yan ng maaga, kaya napakaliliit pa nila. Dahil po dun sa pinagkunan natin sa Kalantas kay Sir Joel Mercado, magkakasama lang po yung mga kambing. Hindi po hinihiwalay yung mga lalaking kambing sa babae. Kaya po maagang nakastahan ang dalawang ito. Kaya po pagbatang ganyan, single birth po at maliit din lang ang kanilang iniaanak. Hopefully na lang po, lalaki ka agad yung kanilang mga naging kids. So yun po, may lumabas na, kaya magsusunuran na yan. At malamang po, maiwan uli dito sa loob yung ating dalawang kids. Ba, mukhang ngayon po ay sasama ng palabas. Saka sakali po, ngayon palang lalabas yung dalawang batang kambing.
Yun po, officially, lumabas na yung aking dalawang kids. Makikigala na po sa kanilang mama kambing. Change mind po yata, babalik. Ayun po, talagang sumunod sa kanilang mama. Lumayo na po sa kulungan. Yung iba naman po nating mga inahin ay dito nangangain lang sa labas ng kanilang kulungan. Nakasumpa pala po. Ayaw maalis sa Zoom. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Please share, like, and subscribe. Isang masayang araw po. So maghahanda na tayo sa paghuli ng mga biik. Sige Mar, lagay mo na. Hindi po pinulpid ang mga alaga. Kaya ayan, nakabantay pa ho sa unahan. Naaamoy yung dalang starter ni Mar. Kaya susunod doon sa kanya pagpasok yan dyan. Kukulungin po natin yung mga biik. Dyan sa loob. Po, napasok na yung mga biik. Ito po, malalaki. So, ito pong mga bata pa. Ayan, di pa po, ano, next week naman na po natin uhulihin ito para po makapuno natin. So, yan naman po yung mga bata natin, puro January born po yan. At ayun po, dahil nakapasok na po halos karamihan, ilinalak na ni Mariano ang ating pangulong. May dalawa lang po sa labas. Tatlo, pati yon. Pero yun po, isang yon, maliit pa ng kaunti, pwede pa po nating iwan yan. So yan po ang ating magiging sistema lang. Tapos isasako na lang po namin at ihahatid dun sa kabila. Pag tawid po dun, magbibigay din muna kami ng starter feeds. Pagkatapos po at saka magpapakain na rin nung may halo. So ayan po, nakulong na. Dahil nga po gutom sila. Madaling pumasok. Ayan po ang mga inahin. Ngayon, ang gagawin po namin, huhulihin, tatawid po dito sa may pato. Dito po natin iipunin na nakasako ang ating mga alaga muna bago itawid. Dahil dito po, mga habol ang mga inahin. Ayan po ang ating mga inahin. Nakabantay, pag may umiyak na po sa mga biik, maglalapitan yan. Ayan na po. Hindi mo naman biik yan. Ayan po. Busy-busy ang mga inahin. Dahil po naririnig nila na naiyak ang kanilang mga biik.
si Rocco nakikiusisa. Kaya po mahirap na uhulihin namin at dito pa kami dadaan. Dahil po mga habol yung mga inahin pag naririnig yung kanilang mga bii, lalo na nakasako lang po. So yan po ang ating mga inahin, agitated. Dahil nga po naiyak yung kanilang mga bii. Ayan po, tuloy lang natin ang panghuhuli. Mar, huwag mong sinuswing ha, baka mabunutan ng buto yan. Pag po hawak sa isang paa yung biik, kahit na matitibay na po yan, iwas lang na nagsusway po. Kasi pwede pong magka-hip dislocation. Dahil medyo mabigat na rin po ang mga biik na ito. So, hindi natin po hulihin lahat ng mga nakapasok dyan. Yung pong maliliit ay may iwan pa. Yan, kita nyo po. Agitated ang mga inahin, naririnig yung iyak ng kanilang mga biik. Dapat po, kilalanin nyo rin ang inyong mga alaga. Ingat po sa mga mababagsik. Sabi po, napili na rin itong mga inahin na to. Dati po, may mga nangangain ng biik. So, inalis po namin ang inalis rin yung mga lahi na kumakain ng biik. Nahiya po si Rocco, bumaba. Tignan natin kung magpapatuloy siya. Habang tuloy po ang ating panguhuli ng mga biik. So, pangwalay na po yan. Pakikita ko po mamaya yung paglalagyan naman natin doon sa kabila. Sa kabila si Rocco. Pagka nahuli na po ang mga ito, magpapakain muna para po yung mga inahin ma-full feed na natin. So yan po, iilan na lang ang mga biik na narito pa. Bali 34 heads po ito, pero hindi pa natin kukunin lahat. Nasa 20 plus po yung makukuha natin. Skandaloso! Huwag gugulat na naman mga inahin! Na ba? Bilog din yun. Bata pa. O sige, iwan mo lang muna. So yan po ang bata ngayon, malaki lang yan. Yan yung anak mong nandyan.
Lalaki ba yung babae? Lalaki po. Sige, sama mo na rin yun. Kung malakas naman siyang kakain. Para... Pangalawa yan dyan. Sa sakong yan. O yan, pwede na muna yan. So ito pong medyo maninipis pa. Iwan muna natin. Para po bumilis ang kanilang paglaki pa. So yan po. Itong mga nahuling ito, itatawid muna natin dun sa kabilang kulungan. Yun po yung ating pangalawang pagwawala yan. So dito pong natin ilalagay. Ito yung ating galaan na ginagamit ngayon. So hindi na po natin ihahalo sa mga yan dahil malalaki na po ang mga alaga natin dito. Itong kasunod na galaan po ang siyang paglalagyan natin. So yan po, pawawalan lang dito sa ating pangalawang galaan yung mga nahuli. At in 2 weeks time po, malamang dagdagan pa natin. So next week po, ang activity natin doon ay magkapon at magbakuna ng mga natira nating biik pa, yung pong mga ipinanganak ng January. At pagkatapos po noon, manghuhuli ulit tayo para po madala dito sa ating galaan naman yung mga lumaki na uling mga biik. So yan po ang proseso ng ating pagwawalay, paghuhuli po ng ating mga biik, yung mismong pagtatrap po, paghuhuli, at siya pong pagdadala naman dito sa ating walayan na. So ayun po, nasa may ilalim na sila ng akasya, nakikipag-usyusahan sa kanilang mga kuya at ate sa kabila pong kulungan. So maraming salamat po sa inyong pagsama. Yan po ang ating activity ngayong araw. Maraming salamat pong muli. Please share, like, and subscribe.